Andito siya lang. Parang... Ay, 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 lahat po ng mapapanood ninyo ay ang aming unang experience sa loob ng Clark Air Base Haunted Hospital. Lahat ng reaksyon, opinion at experience na isi-share namin sa inyo ay hindi exaggeration para maging mas nakakatakot ang video na to. Sa totoo lamang po, gusto sana namin mas maging masaya, light, pero hindi po talaga namin mapigilan at grabe po talaga ang mga nangyari. And kung may mga video or audio po kaming isi-share sa inyo na hindi mapaliwanag, maniwala po kayo sa amin. Hindi po talaga namin inedit yan. So ngayong Halloween po, ito po ang Halloween special ng Black Cookies, ghost hunting sa loob ng Clark Air Base Haunted Hospital. Okay guys, so happy Halloween. First time namin itong gagawin ha. And meron tayong mga kasamang malulupit yes. Na suggestion namin kung mag-ghost hunting kayo. Dapat kasama nyo rin. May YouTube channel din sila. Wala nang iba. Strange Shadows. Kasama natin Sir Leo. Pakipakilala nga Sir Leo. Iba si Mom okay. Casey. So, kasama natin ngayon siyempre ang ating Shaman. Shaman Tope. At siyempre si Casey. And si... Carl. Carl. Oo, ng Strange Shadows. So, marami na silang experience. Pang-anim na beses na nila dito. Marami na rin sila napunta ang malulupit talaga ng mga lugar na sobrang nakakatakot. Check nyo yung YouTube nila. Channel nila, maganda videos nila, edit, etc. Pero, kung gusto nyo rin subukan to, tumatanggap din sila kung gusto nyo makasama para may mga expert kayo kasi hindi rin advisable na yung trip-trip lang. Mapasama pa kayo. Yes. So, papasok tayo ngayon. Nasa Clark tayo ngayon. Clark Abandoned Hospital. So, 29 years na na-abandoned to na lugar na to. At sinabi nila na isa sa top 5 na haunted nung place. Scary. Yes. Around the world, kilala to. Para maging safe tayo, syempre ililid tayo ng prayers. Shaman. Totoo yun ha. Shaman talaga siya. Oh, wait lang guys. No? Hindi pa tayo nag-uumpisa. Pero parang kinakabahan na kayo. Wala kayo ka-energy. Hindi, ano lang. Pasok pa lang tayo. Meron. Kinakabahan na. Hindi, ayaw lang natin magambala yung mga ano. Kasi baka maingayan sa atin. Habang hindi pa nagdadasal ba ako. Selfie ako kanina. Kasi iba yung nakita ko. Kinikilabutan ako. Hindi mo nakikita. Ano kasi? Tasi. Tignan mo yung ano. Yung place, di ba? Iba yung itsura niya dito sa nakuha ko. Galing! Nakakatakot nga! Hindi po talaga ako nakakaramdam ng kung anumang multo or ibang entities. Pero for the first time, bago pa lang po kami mag-prayer habang naglalakad kami, sobrang bigat na po talaga ng pakiramdam ko. First time kong mahilo at medyo magdilim ang paningin ko for no apparent reason kahit na, oo, kinakabahan pero... Mas kinakabahan pa po talaga ako sa roller coaster rides. Kaya hindi pa po kami nagpe-prayer, medyo nagte-take caution na ako dahil ang advice po ni Shaman. So, lahat ng mga negative na nakaramdaman nyo, aalisin nyo sa isip nyo para at least hindi siya maging instrument or magamit laban sa atin. Ora pro nobis peccatoribus. Naglalagay tayo ng protection, yung asin. Palilibutan ko sila para at least magkaroon ng tinatawag kong dasal bakod para walang makalapit or walang makasanib sa amin. In nomine ni Patri, et Fili, et Dio Spiritum Sanctum, in Jesum Christum, Unignitus Dei Dominus Omnium Nostrum. Andito sila. Parang, ewan ko, kasi umiikot sila. Sa dito, dito napaparamdam ko dito. Siya, usually hindi dapat ako. Sabi sa'yo, magnet ako. Tignan mo. Siya, parang dito ang pakiramdam ko nandiyan na sila parang welcome habang nagdadasal napapansin niyo parang dumadami na dumadami papasok tayo ngayon saan po ito anong tawag dito entrance ENF ito yung parang may masasagip siyang energy doon natin malalaman basta ihihiwalay niyo sa mga gadgets flashlight o cellphone pag umilaw yan na walang mga gadgets technically may sinasagap siyang frequency elementos. Yung kandila na gamit ni Black Cookie na binigay sa akin, papalit ko sa plastic. Kaya nagtataka ako bakit nagmamantika sa akin. Naglalangis yung kandila. So, naglalangis daw yung candle for some reasons. Okay, so oras ngayon, alauna na, 1:48 a.m. 1:48 a.m. Hindi edited yan, ha? Mulan ba? 1:48 a.m. then. Okay, let's go. Yung mga orasyon na binabanggit ko. Kung salubungin man tayo ng mga
mapablock ko na kagad sila. Yung na-feel ko, medyo magaganda. Basically, pag nag-go-ghost hunting kami, nag-explore kami, lagi nyo titignan yung dinadaanan nyo. Kasi pwedeng madulas, lipako. So, sobrang delikado itong ginagawa natin. Huwag basta-basta, isama nyo sila. Kasi we eat fear for breakfast. Totoo. Kasi yung kahabaan ng ground floor ng hospital. Nandito po kami, para gambalain kayo. Wala po kaming masamang intensyon. Maaari po kayo magparamdam sa amin. Maaari kayo makapag-usap sa isip ko. Sabihin niyo sa akin kung bakit nandito pa kayo at nag-aalik po ako ng dasal sa inyo. Okay, ingat tayo sa mga ganito. Ano siya dati, itong part na to? Rooms? Dito. Dito. Narinig ko din. Parang footstep. So may footstep dito. Ingat po. May tumulak sa akin. So guys, ano yung kwento nyo kanina? Ano yung narinig nyo? May naglakad dito. Two steps. Narinig namin ni Kit. Masukin natin. Try natin pumunta ka doon mag-isa tal. Ako mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Nandito naman kami. Nang dulo lang pre. Dapat po may meron sa unahan. So ang basically ang gagawin mo tol kasi sabi nga nila may narinig sila banda dito na kumalakas sa dulo. Kasi si Sir Adrian susubukan niya puntahan mag-isa. Kaya mo yan sir? Kaya ko to. Lakas lang ng loob naman. Kaya mo to. Punta na ako guys. Sige po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hello po. Hello po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hello po. Tabi-tabi po. Hello po. Pa-check nga sila yung net. Pero nang tumalo siya, pumitipid ko. Tabi-tabi po. Tapon di internet. Ang dami nila. Nandito sila sa right side natin. Okay na po ba? Pwede na ako bumalik? Turuan ko po kayo mag-TikTok. Hindi pa po ba okay yung content? sorry. Dito sa Bowman. Dito. Hindi ako dito. Pa naka-ano dito. Nandito sila lahat. Nandito. Oo, may narinig ko kanina na parang humingi. Meron kanina. Hindi ko alam kung bakit naglalangis yung kandila. Hindi ko tuloy mahabog yung buho ko. Maganda tuloy yung angle ko. Ang ganda naman po. Mahabog. Kasi puro langis na yung kamay ko eh. May mga ano lang. May mga something lang na hindi ko alam kung hugis tao, hugis ganyan. May nakatitigan lang ako. Pero malayo. Sobrang layo niya. Hindi na nakalutang dyan. Kahit ako po siya inaano, hindi ko kamaano. Nakalutang siya. Babae po. Babae. Nakalutang siya kanina dyan. As in, pag-aspas niya po kasi ako na. So habang nagdadasal si Shaman, Ama namin sumasalamit ka, sambahin namin ang ngalan mo, mapasa namin ang karya, masundin namin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Doon magumula pa rin dito tuukong sa nabubuhay na matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. Matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. May hindi mapaliwanag na tunog na wala naman pong nagsasalita sa amin dahil nagdadasal po kaming lahat. Dito po yung lugar na may nasunog na bata, may mga aksidente, mga storyang hindi mapaliwanag dahil dito sinusunog yung mga katawan. Again, kayo na lang po ang bahalang humusga. Matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. Dito ko na rin po naramdaman ulit kung ano yung nararamdaman ko bago pa po kami magdasal sa labas. Para po akong lulubog na may nag-uutos sa akin gusto kong sumigaw at sumuka ng malakas. Dahil nga po ayoko may mapano
At ang safety ng lahat ang iniisip ko, medyo nagtitake caution na po ako. Buhay itong nasunog. Actually, yung bata kasi nagkaroon ng aksidente dyan. Before kasi, pag may namamatay kasi dito na pasyente, tapos walang nakiklaim, sinusunog na lang nila yung bangkay. Parang ano, pre? Hindi ko kaya na mag-isa. Ewan ko iba yung pakiramdam eh. Pre, ako, yung problema ko, nahilo na naman ako kanina. So pag di ko na kaya, lalabas ako, pre. Pre, yung sinabi ko. Iba kasi pakiramdam. Creepy lang dito kasi, pre. Iba, rooms siya. Tapos, may mga butas kang gano'n. So, oh. Pag tinignan mo, may iba pa siyang lock na sa likod, parang gano'n. Napumitik na naman siya doon. Na sabihin, meron, positive. Meron. Ipis. Hindi ako mapakali guys, kasi may mga ipis ako nang let's go daw. Ito yung spot na to, kasi natabunan ng labi yun. Pero, usually, doon daw yung na sasaliban pag may mga pupunta dito. Tapos, sa video namin, dito kami nakakuha ng voice na na-record. Hello! Dito yun, dito sa part niya. Dalawang beses na ako nahihilo. Pag tumatlo, alis na ako. Ano yun? Maaari ka makipag-usap sa amin. Pwede ka magparamdam. Sabihin ko ano yung kailangan mo, kung bakit nandito ka pa. Hindi kami nandito para gambalain ka or gambalain kayo. Nandito kami para alayan kayo ng dasal, para makita nyo na yung kapayapaan at yung liwanag. Sir, ano name mo? Elias Efanig. Hindi, Api po. Si Anen, si Pati. Ulit, ano name mo? Api. Sure? Isa ba? Api. Oh, ba. Ano, di kinakabahan. Pag ano, di... Sundoy nyo na lang ako doon pag bumagsak ako. Alright. Walang babagsak. Isipin mo, pre, sino bubuwat sa'yo kung bumagsak? Hindi, tama. Kakausapin ka na lang namin sa Vega Board. Ayun. Binansagaman na niya. Guys, nararamdaman mo, sir. Kanina pa, mula nung pagdating na, mula nung papunta pa lang dito, iba na eh. Doon pa lang sa unang building ang bigat na. Doon sa mga tinuro ko, pinatunayan ni Shaman tsaka ni Ma'am Casey. Na meron. Hindi ko alam kung pag mag-isa ako doon, kung ano yung mararamdaman ko, kung kaya. Medyo mabigat yung tuhod ko. Okay. First time kung nararamdaman ko lang yung bigat ng tuhod ko. Hindi leg day yan ah. Pagka ano, pagka nakikipag-sparring. Pero ito iba to. Ito sa'yo. Pag natatakot ka, kanta ka lang ng malamang hindi matrip. Yun, si Clow G. Okay. Silence mo na tatod. Ingat ka. Apo. Medyo mabigat yung baligat ko. Nanginginig ako, guys. Nanginginig ako. Sinasalubong siya. Dumamig. Mabig bigla. Iba yung pakiramdam ko dito. Mababait naman po siya, man. Mabigat yung energy. Mabigat ang energy. Shit. Grabe, iba yung paramdam dito. Hindi ko kaya. Sorry. Sorry. Ang bigat eh. Ang hirap kumilos. Sobrang hirap kumilos. Ang bigat nung pakiramdam. Yung kamay ko, hindi ko magalaw. Tapos yung lakad ko, hindi ko masabi kung parang nagmamakaawa. Hindi ko alam eh. Pero ang bigat. Nanginginig ako. Pagpasok ko doon, yung, diba, sabi mo diretso kaliwa. Iba, nanginginig ako. Yung kamay ko nanginginig kusa. Hindi ko, pinipigilan ko eh. Kaso kusa talagang. Baka hindi si Api yan. Si Api ka ba? Sino asawa si Api ka? Sino asawa mo, pre? Yung baligat ko. Ngayon, pre, ganun pa rin. Hindi na. Medyo na-relax ako eh. Kasi may kasama ka na. Pero pre, yung baligat ko. Siyama na parang nag-iiyakan dito sa lugar na. Kali tayo ng dasal dito. Para sila nagmamakaawa. May babae ko nakita doon na nakatayo. Tulad. Sabagi ng Maria, napupuno ko ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung makikita nyo, kumuha ng picture si Carl habang nagdadasal ulit si Shaman dahil tinuro ni Shaman na may babaeng may dalang bata na nandoon sa sulok, nasa corner. Pakibantay niya na siya. Kaya nga ayoko eh. Sige. Grabe sa'yo, sama tayo eh. Paano kung grabe? From your head to toe, yung tumatayo lang. Ako iba eh. Gumawa ganun talaga. Ah, mabigat. Hmm. Tapos dumidilim. Hindi, 30 minutes na. Ah. Shoot.
Saan? Pwede ba nating mauwi? Pagpasok pa lang namin, sabi ni Shama nakatayo sa likod. Ay, sa dulo. Doon dyan. Nasaan ba? Ano siya? Gago. So una, hindi mo siya makikita o pwede ring tataasan pa natin ng konti yung imahinasyon natin. Pero pag niliwanagan natin, kayo na pong bahalang humusga. Ang ano ba? Ang ghost ba or ano? Sign siya na nararamdaman mo through ano? Kilabot. Goosebumps talaga. Totoo. Hindi siya yung... Kasi meron dyan ano, sinasabi ka na pag tumayo yung balibo mo sa braso, kamatakot. Kasi may possible lang na pangindahanan ka. Pero pag tumayo yung balibo mula sa ulo, at ang laki yung ulo mo, yung kilabot, patakas. Iba yun. Ibig sabihin nakatingin na siya sa'yo. Ah, okay. Nakagadya nakaharap, kalapit yung mukha niya sa'yo. So for some reason, nag-cut po ulit yung audio sa basement nung pumasok na si Dick, si Mags, at si Sir Leo. Sobrang dami po nangyari. May nang bato kay Mags at may nagtanggal ng relo niya. Hindi man ho nakita sa video, pero makikita nyo yung reaction nila dito. Pinatay namin lahat ng ilaw, pre. Tatlo lang kami. Tapos sabi ko, sobrang bigat ng pakiramdam ko sa likod. Tapos nalaglag lang bigla itong relas ko. Bigla? Eh, ano yan, yung... Naka-strap yan. Bali, tatlo kayo nasa loob. Pinatay namin lahat ng ilaw. Tapos sabi lang ni sir kung ano, kung may kasama kami, kalabitin daw yung isa. Wala naman akong ano, pero sabi kong bigat ng likod ko. Tapos pag sabi kong bigat sa likod ko, natanggal na yung ano ko. Sumigaw pa nga ako eh. Different gara sa loob, sa ilalim. May nambato pre, dalawang beses. Hindi ko nakuha na. Oo, nakatapat kasi ako kay Dick kasi naglalakad siya sa ilalim. Mm. Sabi ko pa kay sir, may nambabato. Akala ko nga siya eh. Kaya nasa tabi ko siya eh. Hindi lang ako umiimik, pero habang tumatagal talaga, palala ng palala yung nararamdaman ko. Kaya nung akit na sila sa second floor, lumabas na ako. Tumahan ko na sila para maka-exit sila. So, pagkakasama ka na. Wala na. Hindi, sayang. Experience mo. Ano ka kasi? Ito, alastres na. Ah, mag-titrin na o. Tapos pag-aalungin niyo ako ng alastres? Yung mga nararamdaman nila. No, OP ako, tol. Wala akong nararamdaman. Baka kasi siguro, malamang hindi ko trip eh. Ito, hindi ko alam skateboard. Tapos ako, uy! Nag-slide! Sunod ako, sir. Hindi, ikaw yung pinakamuli. Ibon, kala ko paano yung kit. Ang dami dun. Guys, mag-subscribe kayo ha. Hindi video pala itong ginagawa natin. Gumaan. Dito sa taas. Oo eh. Gumaan dito. Mas gumaan. Compare kanina. Tama. Sa Swallow Ops, may tanong ako habang nagsiset up ka dyan. Saan inspired yung suot mo? The Faker. The Faker. Hindi, wala lang. Alam tayo, mahilig tayo sa ano eh, sa mga gothic. Ay, uy, gusto ngayon na. Ano ba tugtugan niya? Android tol eh. Lapit, antigit. Yes, close. Hindi po ba to, itong lugar, hindi siya takaw sa mga nagsusuicide na... Hindi naman. Wala pa naman kayo na balita na ano, recently lang. May nakausap kami na dito na local. Tingnan nyo yung... Yan to. Oh shit! Isang worker, sabi ah, pero hindi natin alam kung totohanan. Totoo talaga sinabi na ano yun. Pero yun ang sabi nila, may nagbigti yan, kaya meron yan. Worker daw. So may mga ilang naging sightings sa taas na gamit ang device nila Swarovski. Sakto. Tol, walang tao dyan. Basically kasi tol, nagkakaroon ng infrared grind yan. Yun yung nakikita yung stick na ganun. Pag may tao, kung ano yung galaw ng tao, imimimik niya, gagahin niya. Pero, pag katulad kanina, nakita nyo sa baba, pero walang tao. So, possible entity yun or spirits. Ayan tol, example. Diba? Meron. Nasa pinto, pre. Tapos narangan tayo. Kaya pagbaba nila, dumiretso agad sila sa mental facility at sa morgue. Mental health outpatient clinic. So, out pero ako, in. Sige, ayan, papasok na. Hey! Hey! Nakakatakot. Hey, ayoko dumikit sa pader, Dick. Hey! Hey! Nasaan ka? Hey, wala ka! Tabi-tabi po. Tapos medyo malawag yung area, wala rin masyadong hangin. Nahirapan lang tayong maglakad, medyo natatakot tayo. Hey, uy, may visit din tayo nakikita doon. Hey. Tapos, oops, medyo iba na yung feeling natin dito, parang lumamig. So, ayun, kinakabahan na ako, parang
nanginginig na ako. Tapos nandun sila, kita pa sila eh. Ay, laki ng palaka. Ay, takot. Hindi ako maka-forward. Natatakot na ako. Nahirapan na rin ako huminga. Pre, nawala yung pause. Nag-ikot pa rin sila ng morgue pero wala na tayong masyadong naramdaman dun o nakita. So ayun guys, happy Halloween sa inyo. Salamat kung tinapos nyo itong buong video. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-check out nyo ang Strange Shadows. Uulitin po namin, no? Mukha mang edited pero wala po kaming magagawa. Yan po talaga ang nakuha namin at narinig namin sa camera. Pero kayo, anong mga naging experience nyo dito? Nakarating na ba kayo dito at may balak ba kayo? Basta ingat lang tayo guys, huwag nating aabusuhin. Lalo't kailangan natin magbigay ng respeto sa mga hindi pa matahimik na espiritu.